Hello mga mamis, I'm back. Today is October 19. Pag-uusapan natin ngayon ang tungkol na sa nangyari dito kagabi. Pero bago yan, kung bago sa kasa channel ko, please like and subscribe to my YouTube channel, Lerma Bien. Okay. Kagabi, paalis yung aking nanay dito. Papunta ng ibang bansa para puntahan niya yung kanyang mga parents para ilipat sa ibang lugar kasi winter na nga doon sa bansang kinaruroonan ng kanyang mga parents. Ayoko na pong i-mention. Ngayon po, sa madaling salita, yung nanay ko ay papunta ng paliparan. And then, ako din umakyat na, pero nakikita ko yung amo kong lalaki na may tumawag, parang balisa na hindi mapakali, pero hindi ko lang pinansin yun, basta ako akyat na kasi mag-11 na eh. Di sa madaling salita eh, pinatay ko na yung ilaw ko, natulog na ako. E biglang nag-intercom sa akin yung amo kong lalaki na sabi niya, bubaba ka, babalik si nanay mo, kailangan ka niya. Napaisip ako, bakit? Sabi kong ganun. Kinabahan din ako, pero siyempre tayong naman na ano, mga helper, eh, kailangan nating sumunod sa amo, bumaba ako. Pero kalaisipan nga. Ayun na nga, pagbaba ako, kinausap ako, sabi niya, pabalik si nanay mo kasi patay yung kapatid niya sa ibang, sa letter J na bansa. Ayoko na i-mention yung mga bansa kasi nakapublic to. Ayoko yung mamaya masira ako o mapagalitan ako, diba, kung mapanood nila ito. Kaya yun na lang ang gagawin ko. And then yun na nga, sabi ng, yun na sinabi na sa akin ng tatay ko na gano'n na, yun nga, may namatay. Eh, Diyos ko, sabi ko, siyempre pag kakilala natin, tapos napalapit na yung loob natin, kahit hindi natin kano-ano, diba, yung para ka rin, masakit din sa kalooban mo, at siyempre, nanay mo nga dito, siyempre makikita mo yung emosyon na grabe, eh, talagang masasaktan ka din. Ngayon, sa madaling salita, inayos siguro yung hindi ko alam kung paano na yung bayad nila sa ano, ganun-ganun, sa ticket ba. Tapos yun, bumalik na dito, yung pagdating pa lang doon sa Maygay, talagang naglupasay na talaga yung nanay ko, di sinalubong ng tatay ko, pero pinuntahan ko rin para yung i-comfort ko din siya, kasi kung ano yung binigay niya sa akin nung ako rin may problema na about sa papa ko, ibinalik ko rin sa kanya, kasi pil na pil ko rin yung pag yung kalooban nila ay mabigat na talagang mahirap talaga mawala ng mahal sa buhay maya-maya, o pag-usapan natin yung about din sa papa ko. Hindi, yun na nga, inakay-akay ko siya dito, sabi ko, malang relax, nabanggit ko tuloy yung pangalan. Sabi ko, relax ka lang, sabi ko, kailangan natin i-accept, mabigat man sa kalooban natin, pero yun ang kagustuhan ng Panginoon eh. Talagang kailangan natin itanggapin sa puso natin na talagang ganun mangyayari. Last week lang yun na ano yun eh, nagpunta doon si nanay ko sa Jay. Eh sabi ko, okay na yun eh, sabi niya, kasi nung naoperahan yun, eh, umaga, nung nandun yung nanay ko sa J, tumawag yung tatay kong umaga sa akin, nung pagbigay ko ng kape, sinabi sa akin na pinapasabi ni nanay mo na okay na yung kapatid niya, huwag ka nang mag-alala, parang ganun. Natutuwa naman ako, kaya marunong naman silang ano, yung bang kung anong naramdaman nila, sinishare din nila sa akin, kasi yung pangyari din sa akin, ganun din yung ano, yung ibinu-voice out ko din sa kanila, kumbaga. Di, kaya, kampante na ako na walang mangyayari. Sabi ko, bakit? Anong nangyari? Di ba ako okay na yun? Eh, sabi daw yun na, inatake sa puso. Inatake. Eh, sabi ko, my God, sabi ko, talagang hindi natin alam ang Panginoon ang may kagustuhan na bawiin tayo sa lupang kinaruroonan natin. Eh, wala talaga tayong magagawa, di ba? Kaya yun, hanggang talagang hiyaw na hiyaw yung nanay ko. Siyempre,
hindi ko rin mapigilan na pag may nakikita akong ganyan, ang baba talaga ng kalooban ko, talagang tulo din talaga yung luha ko. Hindi naman talaga biro yung mawala ng mahal sa buhay, di ba? Sabi ko yun, parang kinukomport ko siya lahat. Sabi ko, madam, relax. Ano ba yan? Sabi ko na naman, relax ka lang. Sabi ko, ganun, i-ano mo yung ano, yung sarili mo, uminom pa ng tubig, pinapainom ko talaga. Talagang nakita naman ng tatay ko yung pagkasinser ko na, yung pag-comport ko sa asawa niya. Sabi ko, ganun talaga, yung kinakausap ko. Hanggang sa yun nga, pinatulog na ako ni tatay ng alas dos na madaling araw. Sabi niya, matulog ka na bukas, ayusin mo yung mga gamit namin, ikaw mag-impake. Kaya, yun, nagising ako nung maaga, ako ang nag-impake ng mga kagamitan nila. Kaya, tapos yun, matagal pa siguro, mga tanghali ng mga 10:30 na umalis dito ng bahay. As in talagang pagising niya, iyak na naman talaga si nanay. Iyak din ako kasi, siyempre, yung mapipil mo, makikita mo yung itsura niya talagang. Yung nanay ko pa naman, pag nagkukwentuhan, lalo kung sa ibang, pag sa ibang tao, talagang apektado siya. Lalo pa kung yung pamilya na talaga. O di siyempre talagang bibigay yung katawan niya, di ba? Kaya, napakahirap nung ganung pangyayari. Talagang sa ayaw at sa gusto natin, talagang may mangyayari yan sa pamilya natin, di ba? Kaya, malungkot yung ano namin ngayong araw. Simula pa kagabi. Malungkot na malungkot. Pero, matatapos din yan at matatanggap din naman nila yun. Ngayon, ako na lang dito na mag-isa, kaya, ayun, ganito yung kasuotan ko. Huwag nyo napansinin yung braso ko. Kaya, ganun talaga ang buhay. Wala tayong magagawa pag si Lord na mag-decide, di ba? Kaya, pray lang tayo, nabigyan tayo ng kalakasan na pangatawa at ilayo tayo sa mga karamdaman. Kaya, huwag tayong, kumbaga, kahit na nasa taas tayo, kailangan pa rin natin umapak sa lupa, di ba? Wala tayong ipagmamalaki sa mundong ibabaw. Hindi natin madadala anuman ang naipundar mo sa buhay. Kaya, ganun talaga. Kaya, yung pangyari naman sa akin ay nanumbalik. Talaga. Kaya, napakasakit na ganun, mabibigla ka ba? Yung biglang pangyayari na hindi mo inasahan. Talagang, ang hirap i-explain. Kaya, RIP na lang doon sa kapatid ng aking nanay. Kahit hindi ko pa yung nakikita, pero pinakita naman sa akin yung picture. Kaya, kumbaga, kahit sa picture lang makikita mo naman yung tao kung mabuting tao o hindi, di ba? Tsaka mga mababait naman talaga sila. Kaya pag-uusapan din natin yung tungkol sa papa ko mamaya. Kasi nanumbalik lalo na, di ba, mapipistang patay. Talagang ganun. Kaya ipagdarasal na lang natin yung mga sila nasa pangalawang buhay na, nasa kamay na ng Panginoon, wala na siyang karamdaman na yung sakit na wala na siyang sakit na mararamdaman.